Ernesto, bago po sa aking content, ay nais ko lamang pong share sa inyo for sharing ang awa ko po na polymer banknotes mula po sa bandang bansang Malaysia, mga coiners. Pero di po, tayo di po ay may hawak ng 10,000 dong at from Vietnam po yata. Ito, ito po ay isa ring tera po na gawa sa polymer. Napakaraming bansa po pala ang may polymer banknotes, mga ka-coiners. At yan po ay aking nga pong isishare sa inyo ang mga hawak ko po na mga guerrilla banknote. Ito po yung mga perang papel na ginamit po ng ating mga ninuno noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil meron pong mga probinsya noon, yes po, nag-i-issue po sila ng mga ganyang klase po ng pera na ginagamit naman po ng ating mga guerrilla. So, bagamat napakatanda na po ng mga ito at mayroong nang nakaukit na kasaysayan sa kasamaang palad po dahil napakarami po ng mga yan ay hindi po nagkaroon yan ng mataas-taas na halaga, mga ka-coiners. Bagamat kahit hindi po yan nagkaroon ng mataas na halaga sa pamilihan sa ngayon, ay marami pa rin po sa ating mga ka-coiners ang nagnanais po na magkaroon po ng mga ganyan na klase po ng collections. At ang iba naman po, kagaya ng nakikita ninyo yan, yan naman po yung mga tinatawag po na Kenkoy money. Yes po, parang play money na lamang po daw noong kanilang kapanahonan. At napakarami rin po na ibinebenta sa GC sa mga yan at sa napakababang presyo pa rin po dahil napakarami din po at napaka-common po ng mga perang yan, mga ka-coiners. At saan po, ayon po sa kwento ay pinambabayad, pinansyosyeldo po ng mga Hapon sa ating mga kababayan noong panahon yon. At ayon pa po sa kwento, kung totoo man, yan ay inimprenta lamang sa mga palayan sa ilalim ng mga puno. At ang isang ito naman po, mga ka-coiners, ito po ay sa ano na po ito, panahon na po ng Amerikano. At mayroon pong mataas na presyo ang mga yan, maabot po ng 3,000 ang isang piraso, pero yung pong nasa magandang kondisyon. At ang hawak po natin sa kasamaang palad ay wala na po sa magandang kondisyon, kaya siguro po ay mayroong mababang presyo na yan. Yes po, yung pong mga victory notes noong araw ay sa kasalukuyan po ay may magandang presyo, yung nasa magandang kondisyon po. Kaya kung kayo po ay mayroong mga ganyan, mga koleksyon na victory note, yes po, jackpot po kayo dahil mayroong magandang presyo nga ang mga yan. Siyempre po yung mga nasa may pinaka magandang kondisyon, mga ka-coiners. At paalala lamang po sa lahat po ng mga ka-coiners na mayroong mga ganito, mga guerrilla banknotes, na bagamat ito po ay napakamura lamang, mas maigi po na ikip natin po talaga ang mga yan para po pwede nating ipamana at makita po ng mga susunod na henerasyon. Wag po sana natin silang ipagwawalang bahala kahit wala po silang mataas na halaga.